kanilang pagmamahalan ay ipinagbabawal sa mata ng Diyos. Nang makilala ng paring ito ang isang madre, hindi nila akalain na gugustuhin nilang gumawa ng kasalanan. Kung nais mong malaman ang kwentong ito, inaanyayahan kitang manood hanggang dulo. Pa-subscribe na rin para ma-update ka kapag may i-upload akong bago. Maraming salamat po sa inyong suporta. Si Danielle Genovesi, 26 na taong gulang na isang pari na Katoliko mula sa Santa Fe, Argentina. Si Mercedes Tarragona naman ay 22 taong gulang. Siya ay nasa kumbento ng mga madre mula pa noong 70 taong gulang siya at hindi kailanman nakapag-aral upang maunawaan ang kanyang damdamin. Ang lahat ng edukasyon sa kanilang panahon ay batay sa isip na hindi nila pinag-uusapan ang kanilang nararamdaman at walang emosyonal na edukasyon. Dito magsisimula ang kwento ng kanilang pag-ibig. Sila ay pinagsama sa isang selebrasyon sa simbahan at mula sa sandaling iyon, nagsimula silang magkita ng madalas at pagkatapos ay nainlove sila sa isa't isa. Ngunit hindi nila alam kung ano ang kanilang nararamdaman, ni hindi nila alam kung ano ang nangyayari sa kanila. Pakiramdam nila ay espiritual silang magkaibigan. Napagtanto ni Danielle na kailangan niya pa itong makasama, ngunit hindi niya alam kung paano ito ipaliwanag. Hinangad ni Danielle na makasama ito at naghanap ng anumang dahilan para makita ang madre. Kay Danielle, halata na naiinlove siya kay Mercedes. Sa mga oras na magkasama sila sa trabaho, lumaki ang nararamdaman niya para dito. Ngunit kailanman ay hindi siya nakaramdam ng kawalang kasiyahan sa kanyang mga tungkulin bilang isang pari. Hindi pa siya umiibig. Kahit kailan, hindi siya nagka-girlfriend. Pareho silang naniniwala na kung alam nila ang kanilang nararamdaman, malamang na hindi nila ito hahayaang mangyari. Ngunit sa kasong ito, ang pagmamahal ay lumago ng walang mga hadlang o paghihigpit. Nagkataon pa nga na gustong tawagan ni Danielle si Mercedes noong Pasko dahil gusto niyang ibahagi ang emosyong nararamdaman niya sa umaga ng selebrasyon. Parang tadhana na kahit wala silang planong magkita, nagkita pa rin sila. Dahil hindi sinasadya, napunta sila sa mga pagkakataon kung saan nagtagal sila sa oras ng magkasama. Para bang binago ng kabaliwan ng pag-ibig ang lahat ng nasa paligid nila para magkaroon sila ng oras sa piling ng isa't isa. Inihambing nila ang nasimula nilang nararamdaman sa kwento ni na Saint Scholastica at Saint Benedict, dalawang santo na espiritual na magkaibigan. Sa kabila ng hindi nila alam na ang nararamdaman nila ay pag-ibig, sigurado sila na gusto nilang gugulin ng lahat ng oras na sila'y magkasama. Gayunpaman, lumipas ang panahon at hindi na rin kinaya ni Mercedes. Alam niyang hindi naaayon sa kanyang mithiin ang nararamdaman niya para kay Danielle. Kaya nagpasya siyang magbitiw sa kumbento. Umalis si Mercedes sa kumbento. Tinalikuran ang kanyang landas bilang isang madre at sa teorya ay hinding-hindi na sila dapat pang magkita ni Danielle. Ngunit nang malaman ito ni Danielle, napagtanto niyang ayaw niya ng buhay na wala si Mercedes. Isang taon pagkatapos magbitiw ni Mercedes sa kumbento, iniwan ni Danielle ang klero. Ginawa niya ang huling pagdiriwang ng misa at nang sumunod na Lunes ay nagbigay siya ng liham kung saan siya ay nagbitiw sa pagkapari. Pero para kay Danielle, hindi ito madali. Gayunpaman, ginawa niya ito matapos sabihin sa kanya ni Mercedes na aalis na siya sa kumbento. Hindi na niya kayang tiisin ang ipinagbabawal na pag-ibig na ito. Noon ay tuluyang nagbitiw si Danielle sa pagkapari at hinanap niya ang babae. Nang muli silang magkita, nagpasya silang magsimula sa isang lungsod kung saan walang nakakakilala sa kanila. Kaya pumunta sila sa kabisera at sila'y naging mag-asawa. Iyon ang mahirap na mga panahon noong nagsimula silang manirahan sa labas dahil wala silang alam sa mundo. Lahat ng kanilang natutunan ay nauugnay sa kanilang espiritual na landas lamang. Isang kaibigan ni Danielle ang tumulong sa kanila sa mga unang sandaling iyon. Ipinaliwanag niya sa kanila kung paano kumilos at makipag-usap tungkol sa pang-araw-araw. Ipinaliwanag ni Mercedes na may labis na damdamin. Ang nangyari ay nakatira siya sa maliit na kahon at maayos siya sa maliit na kahon na iyon. Ngunit nang makilala niya si Danielle,
Pinagbuksan siya nito ng bintana at maraming liwanag sa labas, maraming magagandang bagay sa labas. Sinabi ni Mercedes na kapag gumawa ka ng desisyon, hindi magbubukas ang mga pinto kung hindi mo ginawa ang desisyon na iyon. Naniwala siya na ito ang landas na mayroon ng Diyos para sa kanila. Dahil ang landas ng mga pintuan ay binuksan para sa kanila upang matulungan ng iba at magpatuloy sa kanilang espiritual na landas. Para naman kay Daniel, iniwan ni Mercedes ang kanyang mundo upang mapunta sa kanyang mundo. At nang hindi na siya mabuhay sa kanyang mundo, pinili niyang lisanin nito upang magsimulang magkasama. Isa si Daniel sa mga nagbitiw sa pagkapari, ngunit nagpatuloy sa landas ng pananampalataya. Nalaman ang kwento niya ng Santo Papa at batid nitong marami ang tulad ni Daniel. Inimbitahan ng South American Chamber of Bishops si Daniel na pumalit bilang Anglican Bishop ng Uruguay at ang kapwa nagtatag ng Soul Institute kung saan bilang mga professional na spiritual therapists. Naisulat at nailatala din ang isang libro tungkol sa kanilang kwentong pag-ibig ng isang American writer. Sila ay isang pari at isang madre na iniwan ang kanilang mga gawi para sa pag-ibig. Mahigit 2 dekada na ang lumipas mula nang mangyari ang kaganapang iyon at ngayon ay may mga anak na sila, sina Camila at Maria Carla. Habang sina Mercedes at Daniel ay nagdiwang na ng kanilang silver wedding anniversary. Ito ay isang kwento na nagsimula bilang isang ipinagbabawal na pag-ibig dahil sa paniniwala nilang dalawa. Ngunit ang pag-ibig ang nanalo sa laban.